Magandang araw mga kasambuhay. Ngayong linggo, ika-27 ng Enero, ipinapagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. Itong linggong ito ay napakahalaga sa atin dahil idinideklara ito ng ating pamahalaan, hindi lamang ng ating simbahan. Kaya buong bansa ang magdiriwang ng National Bible Sunday. Kaya pag-usapan natin ngayon ang salita ng Diyos, lalo na ang Biblia bilang salita ng Diyos. Pag sinasabi nating salita ng Diyos, nangangahulugan ba ito na itong isang librong ito ay nahulog mula sa langit at galing siya sa Diyos? Partly merong ganong bahagi, galing siya sa Diyos. Pero hindi ito automatic katulad ng ibang mga pananampalataya na para talagang literal silang naniniwala doon na parang nahulog na lang ang librong ito. Pag sinasabi nating salita ng Diyos, ang sinasabi ni Sandra Schneider, isang teologa, na nasa realm tayo ng metaphorical language, nangahulugan na merong nangyayari at merong pamamaraan kung paano ito ibinabahagi sa pamagitan ng salita. Sa Tagalog, magandang isalin ang metaphorical language ng talinghaga, na ang salita ng Diyos ay isang talinghaga. May nakataling halaga at may nakataling hiwaga. Punta tayo doon sa may nakataling halaga. Mahalaga itong Biblia bilang salita ng Diyos dahil sa punot dulo nito, ipinadarama ng Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal. Paano ito nangyari? Makikita natin sa Lumang Tipan, doon sa aklat ng Exodo sa 3rd chapter, nalaman natin na si Moises ay nagpapastol dahil umiska po siya doon sa kanilang bayan sa Ehipto. Ngunit tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang halamang nag-aapoy. Kaya nagtataka siya at lumapit siya at tinatawag siyang Moises, Moises. Nung lumapit siya, sinabi sa kanya na ang lugar na iyon ay banal. At sinabi rin ng Panginoon sa kanya, nakita niya, nadarama niya ang pasakit ng kanyang bayang Israel sa Ehipto. Kaya isusugo niya ngayon si Moises sa Ehipto upang maging malaya sila doon. Dahil ang mga Israelita doon sa Ehipto ay ginawang mga alila ng mga Ehipsyo. At dahil dito, nadarama ng bayang Israel na talagang ang Diyos nila ay buhay, na sila ay pinapalaya sa kanilang mga paghihirap. At sa takdang panahon din, doon naman sa Bagong Tipan, sabi nga ng aklat ng sulat sa mga Hebreo, noong unang panahon, pinapalaban ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit sa takdang panahon, ipinapadala niya ang kanyang anak upang maipadaman niya na nais talaga niya tayong maliligtas sa lahat na ating mga pasakit. Kaya dumating ang takdang panahon na ang salita ng Diyos ayon sa aklat ni Juan ay nagkatawang tao. At naranasan natin dito sa Bagong Tipan si Jesus bilang taong kasama natin na naghihirap din maliban sa pagkakasala. Ngayon, nararanasan natin na si Jesus ay nung andito siya kasama natin, siya ay nagpapangaral, pinapangaralan niya ang lahat na sumusunod sa kanya sa pamagitan ng kanyang mga parables and teachings, ngunit hindi lang sa mga salita, kundi dahil sa kanyang gawa. He healed so many lepers, sick, at ipinapadama niya talaga ang pag-ibig ng Diyos. Hanggang nakita natin, natanto natin na ang pag-ibig na ito ay masusukat pala sa kung paano mo ibinibigay ang iyong buhay. So, He suffered, died, and was buried. He resurrected
dahil dito nagkaroon siya ng buhay na muli. Natuwa sa kanya ang Panginoon Diyos at siya ay binigyan ng buhay. At ang kanyang mga tagapagsunod ay nagkwento ng kahalagahang ito. Kaya ang puntong ito ay masasabi nating mahiwaga din kung paano nga ba ang tao na siya ay totally other, ang Diyos ay totally other, nagkatawang tao ang Diyos upang maligtas siya. Kumbaga katulad ng sinasabi ng Salmo, ikawalong Salmo, "Who is man that God would keep him in mind?" Napakahiwagang at napakahalaga nito. Paano nga ba ito na isalin ang itong salita ng Diyos, ang mga karanasan? Merong tatlong yugto ang pagkabuo ng ating banal na salita. Una, sa nabanggit ko kanina, yung karanasan ng bayang Israel doon sa lumang tipan at sa bagong tipan. Nung nabuhay ng muli ang Panginoon, na ranasan ng ibang mga apostoles na kailangan nilang ipamahagi sa sangkatauhan, sa ibang parte ng daigdig, ang kanilang nadaramang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng katauhan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagkaroon ng period or yugto ng kerigmati. Ito yung pinapalaganap ng mga tagapagsunod ng Jesus, ni Jesu Kristo, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At kung paano naapektuhan, ano ang dinudulot nito sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano. Ngunit sa kalaunan, ang salita ng Diyos ay kailangan ng isulat. Kaya ang banal na Espiritu ay kailangang mag-inspire or merong mga taong na-inspire na umupo at isusulat talaga ang kasulatan o ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, itong salita ng Diyos ay naging buhay sa ating buhay. Unang-una, sa tradisyon natin, meron tayong simbahan at meron tayong mga pinuno, mga guro, na patuloy nilang binabahagi ang kwento ng kaligtasan. Kaya ayon sa Dei Verbum, isang dokumento ng Second Vatican Council, ang patuloy na pagpapahayag ng Diyos ay sa dalawang pamamaraan, ang tradisyon at ang kasulatan o ang banal na Biblia. Doon sa banal na Biblia, nabuo rin ang tinatawag na canon, mga fixed canon, nung nagtitipon-tipon ang ating mga leaders according to tradition at naging definitive na nag-decide sila na merong 46 na mga libro sa Old Testament, sa Lumang Tipan, at merong 27 sa Bagong Tipan. At patuloy itong binabahagi at tinuturo ng ating simbahan. Kaya tayo na mga tagapagsunod ni Jesus ay palaging ginagabayan ng ating Biblia. Sa kapanahunan natin ngayon, tuwing binubuksan ng ating mga maliliit na pamayanan, mga munting Kristiyanong pamayanan, ang ating Biblia at kanilang at sila ay nagdarasal, sila ay nagpupuri sa Diyos dahil sinabi nga ng Ebanghelyo, "Where two or three are gathered in your name, I am there in the midst of you." Kaya masasabi natin na itong mahalagang salita, itong mahalagang pangyayari at mahiwagang salita ay patuloy na buhay at nagbibigay buhay. Sinasabi nga ng ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, "Bunga ng Espiritu ng Diyos ang tanang nasa kasulatan at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagkumbinsi, pagtutuwid at pagpapakabanal upang maging handa ang makadiyos sa lahat ng mabubuting gawa." Ito po ang ibig sabihin ng Biblia bilang salita ng Diyos.
Samahan po ninyo kami muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay, sa pagsamba at buhay. Ako si Brother Hansel Mapayo ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.